Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for October 22nd to 28. Nagpaiwan siya. Kunin natin. Frying pan. Trouble. Accusations. Ayan, Capricorn. So, yung energy nito, maaring nandyan sa inyong horizon. So, maaring mangyari, maari din naman na hindi. No? Depende sa inyong sitwasyon. But, maiiwasan nyo pa to. No? Just in case, Capricorn, maiiwasan nyo to. Gamitin niyo ang radar ninyo. Gamitin niyo yung pakikinig niyo sa intuition niyo, because you will always feel kung there is something off key sa tao na nasa paligid niyo or sa sitwasyon. Mararamdaman at mararamdaman niyo 'yan. Kaya pwede pa ninyong maiwasan ang mga bagay na ganito, no? Kung alam ninyong merong mga intrigero at intrigera, make sure na hindi na kayo niyan nakikipag-mingle dyan. Hindi na kayo nakikipag-usap. Or kung kaharap man ninyo, hindi ninyo maiiwasan, don't say a word, no? As much as possible, kung hindi yan related sa trabaho or related sa kung ano man importanteng usapin, no? Zip your mouth na lang. Diba, Capricorn? Gawin ninyo ang lahat para protektahan ninyo ang inyong sarili, no? Doon sa mga taong, alam mo yun, walang ginawa kundi mangdamay ng ibang tao, or walang ginawa kundi mag-intriga, you know, mandamay ng mga tao sa kadramahan ng buhay nila, yung mga gano'n, no, Capricorn? We have throne, ayan, position of authority. Maaring kayo to, maaring nasa position of authority kayo, maaring ma-promote din kayo into a position of authority. Maari din gano'n ang sitwasyon nyo dyan. Or maaring you are going to be dealing with someone, no? As someone na nasa position of authority, no? We have energy of the forest, muddled and unclear thinking. So, merong gumugulo sa isip ninyo sa ngayon. Maaring related yan dito sa frying pan energy, no? Or maaring related yan dito sa tinatransact ninyo with the person of authority. So, it could be that. But you know what, Capricorn? Lagi kong sinasabi yan na kapag magulo ang isip ninyo, you're trying to make a decision na medyo nahihirapan kayo, ang makakatulong sa inyo dyan is to listen to your intuition, no? Instead of listening to mga sulsul ng iba, sabi-sabi ng iba, you know, listen to your intuition. Kasi your intuition is the direct message yan from the divine. Kaya mas yun ang reliable nating pakinggan, mas yun ang mas maganda nating sundin, di ba? So, what else? We have inner peace. Ayan. So, itong kailangan ninyo, no? Makakatulong ito para mabawasan or makaalis kayo sa sitwasyon na to na energy ng forest, no? Find your inner peace. Ayan. Find your inner sanctuary, kumbaga, Capricorn. It's time for you to step back a little from what is causing you stress, from what is gulo sa isip ninyo. No? Step back muna kayo, mag-reflect kayo, mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo. Find your inner peace. Nang sa gayon, no, malinawan ang inyong isipan, lumuwag ang inyong pakiramdam, and then with that, mas makakapag-concentrate kayo, mas makakapag-isip kayo ng tama. No? Release, there may be people, there may be situations or things na dapat na ninyong i-let go. No? Maaring yung kung ano man na nagpapagulo sa isip ninyo sa ngayon, maybe yan ang kailangan ninyong i-release sa ngayon. So this could also be releasing of people, no, Capricorn? Mga tao na hindi naman na kailangan ninyo sa buhay ninyo, or maaaring yung mga tao hindi naghahatid ng good vibes sa inyo, yung mga ganun, no? Maybe this is also a time for you to let go of those kind of people, no, sa buhay ninyo. So let's see. Going forward, ayan, napakaganda. Now, you are definitely coming out of this situation, no? At malilinawan na ang inyong kaisipan, malilinawan na ang inyong nararamdaman dito. You would be able to decide na, no? And you are moving forward, no? Wala nang turning your back. Kumbaga, walang ibang direction kayong tatahakin dito, but
forward, no? So this is really beautiful kasi maaaring may isip na ninyo ngayon kung ano talaga nararapat ninyong gawin at this time, anong klaseng desisyon ang kailangan ninyong gawin, and kung ano man ang may isip ninyo that is going to ano, that's towards the light, that is towards happiness, and kung ano ang makakabuti para sa inyong Capricorn. So let's see. We have enlightenment. Yeah, definitely. Magkakaroon kayo ng enlightenment. Kaya naman makakalabas na kayo sa muddled mind. So, sa unclear thinking na sitwasyon. Kasi magkakaroon na kayo ng enlightenment. No? Magkakaroon na kayo ng clarity. And you will be shown the way. No? Kung ano or kung saan ang dapat ninyong path na kukunin sa ngayon, ano? And this is the path that you are moving towards, no? Yung papunta sa liwanag, papunta sa promising, optimistic na sitwasyon, no? Capricorn, maliliwanagan na ang kaisipan ninyo ngayon, kaya naman makakapag-desisyon na kayo ng maayos, makakapag-desisyon na kayo ng kung anong ikakabuti at ikakaganda ng inyong sitwasyon. We have the flow. Ayan. So, sinasabi dito na you are in the flow with life. No, you are in the flow with the divine. No, yung parang in sync kayo ngayon sa divine universe. In sync kayo with your spirit team. Kasi parang sumusunod kayo dito, Capricorn, sa mga gabay nila. Sumusunod kayo sa kung saan ang daan na kumbaga nililid kayo, no, ng universe. Sumusunod kayo doon. Pinapakinggan nyo ang gabay sa inyo dito. Kaya naman, magiging maayos ang lahat din sa buhay ninyo. Because when we surrender to the natural ebb and flow of life, makakaasa kayo na magiging maayos ang lahat. When you are in the flow with life, makakaasa kayo na everything is going to go smoothly, everything will be smooth sailing dito, no? Mapapansin din ninyo yan, Capricorn. Mapapansin ninyo yan. May experience ninyo yan. So, we have patience. Ayan. So, patience is a virtue. Diba? Lagi nating pagkakatandaan yan. And maybe may mga sitwasyon kayo dito na kailangan ninyo ng konting pasensya pa. Kailangan ninyo na mag-practice pa kayo ng more patience pa, no? Kasi lalahanin din ninyo, Capricorn, na hindi lahat ng gusto ninyo sa buhay, hindi lahat ng minimithi ninyo sa buhay, yung mga goals ninyo will unfold according to your timing. Diba? Lagi natin tatandaan yan na hindi lahat ng bagay nag-unfold according sa timing natin. But instead, no, yung mga bagay nangyayari according to the divine order and timing. Diba? Yun ang kalakaran, yun ang ano, yun ang ganap sa buhay natin, Capricorn. Kaya minsan, kailangan natin magpasensya pa. Kailangan natin na magtiwala, no, sa divine universe, magtiwala sa divine plan. Dahil nakakatsamba lang tayo kung minsan, di ba, kung ano talaga yung gusto natin nangyayari sa oras na gusto natin, sa panahon na gusto natin, at sa form na gusto natin mag-unfold ang mga bagay. Tsamba lang yun. Nakakatsamba tayo dyan, Capricorn. Minsan, dahil ibig sabihin nun, na kung ano man yung gusto natin, no, na nangyayaring yun, maaaring ganun din, no? That is also part of the divine plan. Kaya ano tayo, nangyayari, no, sa timing na gusto natin at sa form na gusto natin. But most of the time, hindi, di ba? Hindi ganun ang ganap. Kaya, lalo-lalo na ngayon, maaaring meron kayong pinaplano or gustong mangyari, no, kailangan pa ninyong maghintay. Kailangan pa ninyong magpasensya pa, no? And just continue on with, ano, following the guidance, no, sa inyo ng divine. Kasi maaring may mga kailangan pa kayo ditong gawin, you know, maaring may mga kailangan pa kayong pag-isipan, no, na makakatulong doon sa pag-manifest ninyo kung ano man ang mga gusto ninyong ma-manifest sa buhay, yung mga ganon. So, be more patient, okay? And also, pinapakita din sa akin nang guides ko yung frying pan energy dito, yung card na yan. So, maaari din na yung patience na to is linked din doon sa frying pan energy. Na kailangan ninyo pa na magpasensya. Pagpasensyahan ninyo ang sitwasyon. Maging pasensyoso din kayo doon sa mga tao na yon, no, na linked dyan sa frying pan na yan. Kasi
for sure they don't know what they are doing, because otherwise hindi sila gagawa ng ikakasama nila at hindi sila gagawa ng ikakasama din ng ibang tao, 'di ba? Kaya pagpasensyahan niyo na lang sila, no? Magpasensya kayo, wag na kayong sumabay sa emosyon nila, wag kayong patatalo din sa emosyon, no? Sa anger, sa extreme emotion na maaring maramdaman ninyo, no? So pasensya, no? Magpasensya tayo. Keep your cool, keep your calm, kumbaga, kung may ganun kayong sitwasyon, okay? So we have the Hierophant energy. Ayan, ang iba sa inyo dito, Capricorn, focused on learning, focused on education, no? So maaring may ano kayo ngayon, maaring nag-aaral ang iba sa inyo, or maaring kayo yung nagtuturo, maaring kayo yung teacher, maaring kayo yung nagbibigay ng advice sa ibang tao, maaring kayo yung nag-share ng inyong mga learnings in life, ng wisdom ninyo. So maaring ganun ang sitwasyon, no? So what else? We have the world energy, napakaganda kasi may mga ending dito, no? This is an energy of ending and beginning. Kaya may mga magtatapos na dito, no? Maaring yung may releasing din tayo. So maybe talaga merong ganap dito na magtatapos. Let's say for example, yung mga emotional baggages ninyo, yung mga emotional wounds ninyo, no? Maaring tatapusin niyo na yung connection ninyo. Diyan, no? You're going to put that behind you from here on. I-release nyo na talaga ang sarili ninyo from that bigat ng kalooban. So, maaring ganun din ang ganap, no? Maari din na yung relationship ninyo with this person na involved dyan sa frying pan energy, maaring yan din ang relationship ninyo na tatapusin na ninyo, no? Maaring you're going to let go of that person na din sa buhay ninyo because you don't deserve them, no? Maaring may ganong realization din ang iba sa inyo. This could also be pagtatapos ng mga projects ninyo, pagtatapos ng pag-aaral, maaring mga ganon, no? This is, ano, completion din. This is achievement. This is accomplishments, no? So, this is a time also for celebration, for happiness, for celebrating your successes, no? Kasi very, ano din ito, very successful energy din ito, ano, Capricorn. Kaya maaaring may mga tagumpay din kayo dito na makakamit sa buhay ninyo. So, that's really beautiful. At saka yung tagumpay na yan, no? That is going to open up more opportunities and possibilities para sa'yo, no? So, maaaring sa iba't ibang parte yan ng buhay ninyo, depende sa inyong sitwasyon. But definitely, kung ano man yung mga opportunity na papasukin ninyo, kung ano man yung new phase ng buhay ninyo dito na papasokin ninyo, level up na kayo dyan, no? Magle-level up na kayo. Mas ano na, mas higit na, mas challenging na, mas exciting na, no? Yung mga sisimulan ninyo ditong endeavor kumpara sa mga nakaraang endeavor ninyo, no? Capricorn, this could be, you know, may napipick up din ako dahil ang Hierophant energy also could be marriage, no? So, dito din sa the world energy ang napipick up ko dito. May mga relationship din dito na magle-level up na din tulad ng pag-aasawa. So, maaari talaga ng iba sa inyo maybe mag-aasawa na sa ngayon. Maaring magpapakasal na talaga ang iba sa inyo dito, Capricorn, no? So, what else? We have 8 of Pentacles. So, there could be new job, no? This could be a new career path then na papasukin ng iba sa inyo dito, Capricorn, no? So, yun ang akin na pipick up dito. And still, education, no? May focus talaga ang iba sa inyo dito. You are curious about something dito, Capricorn, no? You are curious about something. Maaring may gusto kayong pag-aralan, maaring may gusto kayong pasukin na bagong karera na kaya kayo nag-aaral, nagre-research, no? Maaring ang iba sa inyo ay talagang nagre-research na, no? Intense na ginagawa ninyo ditong pagre-research because you really want to prepare yourself dito para sa bagong path, no? Bagong career na papasukin ninyo, no? Capricorn. So, that's what I'm picking up dito. So, good luck and that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.